Isang magandang hapon po sa inyo ng Biyernes. Maraming salamat. Patapusan naman po ang isang linggo at sa araw pong ito ay patuloy po tayo na nakatitiyak na ang Diyos ay sumasa atin. At dahil po siya ay sumasa atin, maasahan po natin mga kapatid ang patuloy na pagkakaloob niya sa atin ng proteksyon at provision. Higit sa lahat, yung abiding presence sa kanyang pinangako sa kanyang mga anak na patuloy na ginagawa ang kanilang responsibilidad upang maging bahagi sa pagsasakatuparan po ng Great Commission. Naniniwala po ako that God's abiding presence will continue to be with us. And that means hindi tayo iwanan ng Panginoon at lahat po ng ating pangangailangan on or before time, ito po ay pagkakaloob ng Panginoon. Actually, this is the time wherein we will be experiencing God's faithfulness to fulfill His promise when we comply with the requirements as stated in Matthew chapter 6, verse 33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be added unto you. So God assures us that even if we are still in this world, though we are not of this world, and if we continue to allow God's rulership over our lives, mga kapatid, wag nating pag-usapan if we are in pandemic, wag nating pag-usapan kung mayroon po tayo economic crisis, wag nating pag-usapan kung masyadong madilim ang ating nakikita sa panahon natin ngayon at sa kapaligiran. Naniniwala po ako that as long as we continue to walk in the light, mga kapatid, walang kadiliman po ang mananaig po sa atin. Yan po ang pinakamagandang bahagi sa karanasan na mayroon po tayo sa ating pong relasyon sa Panginoon. Sabi ng Bible, if God is for us, who can be against us? And if God is for us and we are in God, we are always on the winning side of the battle. Kasi ang sabi ng Bible, the battle is the Lord. So we don't have to struggle kasi po si Lord po ang siyang magbibigay po sa atin ng victory. Remember, we are more than conquerors in Christ Jesus. So, just rest in the victory that God has given us when He died on the cross. Jesus Christ said on the cross, it is finished. Meaning, your struggle is finished. Your limitation is finished. Okay? Your problem, though may mga problem po tayo, but we believe that it will be finished. Okay, and at the end of the day, as sabi ng Bible, who for the joy that was set before us, we will not only be able to endure the cross, we will be able to enjoy, okay, fulfilling our destiny because of Christ Jesus. Magpapatuloy po tayo sa ating series of study na sinimulan kong talakay noong Sunday, and it is entitled Creating Kingdom Culture. This topic about creating kingdom culture is very much important for us after knowing the different dimension of the kingdom, because para po maging consistent po tayong maranasan ng paghahari ng Diyos sa ating buhay, it is equally important that we should know how to create this culture of the kingdom. Kasi po yung kingdom culture na to will become what? A conducive environment. Okay, for the Holy Spirit to work so that kung ano ang gustong iparanas sa atin ng Panginoon, okay, sa kanyang karian sa langit ay maranasan din natin ito dito sa kanyang karian dito sa lupa. Now remember, mga kapatid, let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Kung ang pag-uusapan po ay yung pananaw ng Diyos patungkol po sa klase ng buhay na gusto niya iparanas sa atin, heaven and earth ay hindi na po dapat magkaroon ng pagkakaiba. Okay? Ang langit ay walang kwenta kung wala doon ang presensya ng Diyos. Kaya nga sabi ng salmista, whom have I in heaven but thee? Whom have I in heaven but thee? So heaven will be useless without God. God's presence there. Now, if the presence of God is there, and the presence of God is also with us, mga kapatid, wala pong pinagkaiba. Because ang talagang magmamatter, it's not about heaven, it's not about earth. What will matter to us in our life is the presence of God. Praise the name of the Lord. Sabi niya,
two or three gathered in His name, there He is in our midst. So this culture that we are trying to build and establish in our churches is very much important, so that, okay, hindi natin kinakailangang hintayin mamatay tayo to have a foretaste or to taste what does it mean to live in heaven, but even here on earth, we will be able to have a foretaste of what does it mean to live on heaven. Bueno, tayo po'y magpapatuloy at tinalakay ko po sa inyo yung pong unang pillar. The first pillar of kingdom culture is the people's devotion to the apostles' teaching. Now, this culture promotes spiritual growth. Without establishing, without the people's devotion to the apostles' teaching, mahirapan po at imposible po talagang magkaroon ng spiritual na paglago ang mga mananampalataya sa ating mga iglesia. Okay? So, that is very important for us pastors, leaders, and workers to allow, okay, the coming of the apostles' teaching to teach, bring the people in the house so that they will be able to devote themselves in the apostles' teaching. At sabi ko nga, there are, I think, four indications, okay, that you will know that you are feeding on the apostles' teaching. Number one, if your eyes, heart, and mind becomes open so that you can understand the scripture, you are feeding on the apostles' teaching. Number two, if you are being built up and your spiritual stature rises up, then you are feeding on the apostles' teaching. Number three, if it builds a pattern of life and ministry in you, then you are feeding on the apostles' teaching. And lastly, if it causes you to build the church strong, you are feeding on the apostles' teaching. When we successfully build this culture of the people's devotion to the apostles' teaching, what will happen to the people in the house? The people will be hungry and excited on the word of God. The people will give high respect to the messenger of the word. And number three, the people's heart will be open and become supporter of the works of God. So yun po yung ating tinalakay doon po sa first pillar of the kingdom culture, the people's devotion on the apostles' teaching. Kahapon ay, I think nung Miyerkules, tinalakay ko po yung pangalawang pillar, no, which is the people's devotion to fellowship. Now, without this people's devotion to fellowship, what will happen, okay, in the church? The negative culture in the church will remain. What are those culture? Makikita po natin ang mga tao, independent ang mindset at ang spirito. Ano ibig sabihin niya? Wala silang pakialam. Ang pananaw nila, ang gusto lang nila, ako at ang Diyos, sapat na. Ano pa? Disconnected relationship. Estranghero, ang pakiramdam, estranghero pa rin sa loob ng pamilya. Pangatlo, ano? No accountability. Walang pananagutan. And this makes churches weak. Pag ang mga tao sa church, independent ang mindset at ang spirito, disconnected ang kanilang relationship sa mga tao sa loob ng iglesia, walang accountability, walang pananagutan. Mga kapatid, this will not only make the church weak, but this will make the people around us stumble. And therefore, hindi natin makukuha yung favor ng mga tao sa ating mga kapaligiran. That is why the early church, ang sabi ng Bible, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Now, tinalakay po natin noong Miyerkules, what is fellowship? Fellowship means partnership, participation, communication, communion, and distribution. So, ito pong limang ito that defines what fellowship is. Dapat po bilang mga mananampalataya, saliksikin natin ang ating mga sarili. Are we in partnership with God and with the church? Are we participating sa lahat ng plans and program ng Diyos, ng pastor, at ng corporate body of Christ? Are we in communication? Tayo ba, maski hindi natin gusto ang nangyayari at naririnig, still, nandun pa rin yung good communication natin? Are we still in communion? Or are we part of the distribution of the body life within the church? If ang sagot sa mga tanong na yan ay yes, praise God, you are in perfect fellowship. Now, in the book of 1 John chapter 1, verse 3 to 7, I've shared with you the basis of our fellowship. Ang basihan para magkaroon po ng fellowship ang mga mananampalataya. We have fellowship, number one, if we have the same spiritual experience. Number two, we have fellowship because of our relationship with God. And number three, we have fellowship with one another if we're walking in the light. Okay, and how to enjoy the fellowship of the brethren?
when our relationship with God is right, when we are not walking in darkness, when we experience an ongoing life change. Okay? What are the rules of engagement in fellowship? Honor the father of the house, respect the brethren who are ahead of you, encourage the brethren who are new in the family, and lastly, be wholesome in your relationship with the opposite sex in the house. Okay, ngayon, pag-usapan natin yung pangatlo. The third pillar of kingdom culture that we need to build and establish in our churches is the people's devotion to the breaking of bread. The people's devotion to the breaking of bread. If the culture of apostles' teaching promotes spiritual growth, if the purpose of fellowship is to promote, if the purpose, if the culture of fellowship is to promote brotherhood in the house, the people's devotion to the breaking of bread, this culture promotes covenant relationship among the people of the house. This culture of the people's devotion to the breaking of bread promotes covenant relationship among the people of the house. Now, without covenant relationship, ano po yung magiging environment? Ano po yung magiging culture? Negatibong kultura sa ating mga simbahan. Okay, relationship are shallow and superficial. Without covenant relationship among the people of the house, yung pong mga relasyon ng kapatiran, yung relasyon ng mga miyembro sa pastor, yung relasyon ng elder sa pastor, yung relasyon ng mga magkakapatiran ay ano, masyadong mababaw at ano, balat kayo lang. Okay? Okay, ano pa? Yung personal commitment ng mga tao sa Diyos, sa mga tao sa simbahan, at commitment sa ministry, yung paglilingkod sa Diyos, masyadong mahina. Kaya hindi mo maasahan na matatapos nila ang kanilang trabaho. So with this negative culture, because of lack of covenant relationship or without covenant relationship, with this negative culture, the church will self-destruct because of the betrayal of relationship. Ulitin ko, without covenant relationship in the church, what will happen? The church will self-destruct because of the betrayal of relationship. In fact, mga kapatid, in Matthew 24:10-13, Jesus prophesied what will happen to the people in the last days. It says in Matthew 24:10, ang sabi po rito, at that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Jesus Christ himself already prophesied at that time, speaking of the last days. Ang sabi ng Bible, many, hindi po sinabing few, hindi po sinabing little, but many will turn away from will turn away from faith. So meaning, ito pong mga taong ito ay nanampalataya na. Nakarinig na ng salita ng Diyos. Naging bahagi na ng gawain. Naging bahagi na ng iglesia. Mayroon na pong mga ginagawang paglilingkod. But the Bible says, at that time, many will turn away from the faith. And not only that, they will not only turn away from the faith, but they will what? Betray and hate each other. Ito po ang isang pinakamalungkot na senaryo na tiyak na mangyayari sa mga mananampalataya pag sila po ay hindi natuto, hindi nakaunawa, at hindi in-embrace ang kahalagahan po ng covenant relationship, okay, to be built and established among the people of the church. Since Jesus himself is the one who prophesied it, it will surely come. No amount of prayer and fasting will stop these things from happen. It shall come to pass. Why? It has been prophesied by Jesus himself. At that time, many will turn away from the faith and will betray and each other. Alam niyo, every time nadadadako po ako dito sa talatang to, my prayer is, Lord, do not allow me to be part of the people. Huwag mo ngayon ako'y maging bahagi
ng mga tao na magfulfill ng prophecy ito. This negative prophecy, I don't want to be a part of its fulfillment. I don't want to turn away from the faith. I don't want to betray and hate my brethren. Father, in the name of Jesus, right now I am asking you, as you open the scripture for us, as these people who are watching this daily streaming, Father God, as you continue to expound to them, open to them the scripture, I pray in the name of Jesus that the issue of covenant relationship will come to them so strong in their conviction that they will decide not to betray you, not to turn away from the faith, not to betray the brethren, even if dumating ang sandali, Panginoon, ng katuparan ng mga talatang to, because surely it will come to pass. Jesus Christ, you prophesied this already. It shall come to pass. But Lord, we ask, protect us. Protect us, O God. Do not allow us to be a part of the people who will fulfill this prophecy, because we don't want to turn away from the faith. And we don't want to become a traitor. Ayaw po namin mga traitor sa aming mga kapatiran. At that time, many will turn from away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Another prophecy in the last days is that many what? False prophet will appear and many will be deceived. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Marami pong dating mainit sa Panginoon na manlalamig. But he who stand firm to the end will be saved. He who stand firm to the end will be saved. Kaya ulitin ko mga kapatid, every time we encounter the scripture about Jesus Christ prophesying of what will happen to some people who already believe in Him, that they will turn away from the faith, they will betray their brother, let's pray to the Lord. Lord, do not allow us to be part of fulfilling this prophecy. And if you don't want to be a part of fulfilling this prophecy about turning away from the faith, about betraying one another, we must learn the importance of covenant relationship. We must learn the importance of a covenant relationship. You see, God revealed Himself as not only the God who created the heavens and the earth. God revealed Himself as the God who make a covenant and the God who keeps that covenant. And it is beautifully illustrated in His relationship with Abraham. God appeared to Abraham and revealed to him His plan and His purpose. Not only to Abraham, but to his descendants after him. At kung ating pong pag-aaralan ang buhay ni Abraham, ang kanyang mga anak, hanggang sa kalagayan po ng bansang Israel ngayon, truly God has proven to us that He is a covenant-making, a covenant-keeping God. And so, we must learn the importance of this covenant relationship, because this is the kind of relationship that God wants us to build, to offer, to establish to our brothers and sisters in the church. 1 Corinthians 11:23-31. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks
without recognizing the body of the Lord eats and drink judgment on himself. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we judge ourselves, we would not come under judgment. This story about Jesus Christ meeting with his disciple at doon isinagawa yung huling hapunan, beautifully illustrate to us what covenant relationship is. And the breaking of bread, mga kapatid, the breaking of bread in the ancient culture is a way of establishing, strengthening, and deepening relationship between two parties. Ulitin ko, the breaking of bread in the ancient culture is a way of establishing, strengthening, and deepening relationship between two parties. It is also the way of confirming and sealing that relationship. You see, in the ancient time, in the Old Testament, mga kapatid, pag mayroon pong magkalabang tribo, magkalabang bansa, okay, hanggat hindi po naayos ang gusot sa magkalabang grupo, tribo o bansa, tiyak mayroong namamatay from both parties. At dahil po mayroong namamatay, sino mang leader po ng bawat grupo, darating po ang punto na sila po ay mapapagod, because at the end of the day, while having war or battle, okay, sakit ka nalang grupo, wala pong mananalo sa kanila. Pare-pareho silang malalagasan. Kaya may mga pagkakataon o may mga effort na kung saan yung dalawang magkalaban po ay pinagbabati. Mayroong negotiation. Okay? At sa sandali po sa negotiation na nagtagumpay, okay, nagkaroon po ng covenant, nagkaroon po ng pangako ang isa't isa, nagkaroon, dumating sila sa usapan na, okay, hindi na tayo mag-aaway. Okay, hindi lang sila nagdesisyon, hindi na mag-aaway, kundi mangangako ang isa't isa na hindi na sila maglalaban, hindi na magpapatayan. Ang isa pong ginagawa to seal the promise, to seal the covenant is what? Ha? Yan po ay ginagawa sa pamamagitan na yung leader po ng magkalabang tribo na ngayon nagkasundo, ito po ay ginagawa sa pamamagitan po ng pagkain po sa isang masaganang hapag o lamesa. Ang tawag po noon ay breaking of bread. The breaking of bread, okay, yung magkasama na yung dating magkaaway po ay makita po ninyong nagkasama, mga kapatid, sa isang lamesa at kumakain. Yun po ang simula ng truce, or yun ang simula ng tinatawag na ceasefire, at hindi lamang ceasefire, yun ang simula ng isang maganda at mabuting pakikipag-ugnayan na sa kanila. And as long as the relationship is good, as long as the relationship is okay, it will always manifest saan? Sa from time to time na makikita po ninyo yung magkalabang tribo sa pamagitan ng kanilang mga leader ay tuwing nagkikita, mayroon po silang sama-samang pagkain po sa isang masaganang lamesa. Okay, so the breaking of bread in the ancient culture is a way of establishing, strengthening, and deepening relationship between, okay, two parties. Now, when Jesus Christ in the scripture 1 Corinthians 11:23 to 31 initiated this Last Supper, okay, as we call it, okay, ang sabi rito, in the same way after supper he took the cup saying, this cup is what? The new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we judge ourselves, we would not come under judgment. Now, I want you to see, okay? I want you to see things. There are things to ponder from the scripture. I want you to understand insight
from Jesus breaking bread with his disciple. So what are the insights? What are the truth to ponder in this breaking of bread with Jesus, of Jesus with his disciple? Pinapakita rito, number one insight from Jesus breaking bread with his disciple. Number one, being connected with a person or a group is not a guarantee that you will not betray him or them. Ulitin ko. Being connected with a person or a group is not a guarantee that you will not betray him or them. Bakit ko sinabi to? Matthew 26, 20 to 22. Ang sabi po rito, when evening came, Jesus was reclining at the table with the 12. And while they were eating, he said, I tell you the truth, one of you will betray me. They were very sad and began to say to him one after the other, surely not I, Lord. You see, alam naman po natin ang kwento rito. Jesus has 12 disciples. And of these 12 disciples, Jesus knew one of them will betray him. Of course, alam na natin kung sino. Si Judas po to. Pero alam po ba ninyo that before Judas betrayed Jesus, it took Judas to be connected with Jesus for almost or more than 3 years. 3 years of personal discipleship. 3 years of being with Jesus. And yet, after 3.5 years, Judas betrayed Jesus. Why? Because hindi po dumating si Judas doon sa kamalayan ng kahalagahan po ng covenant relationship. Okay? Being connected with a person or a group is not a guarantee that you will not betray him or them. Mga kapatid kong pastor, kapwa ako pastor, isa po sa pinakamasakit na nararanasan ng pastor ay merong kang inalagaan. Na nung simula, dahil sila'y may problema, sakit at karamdaman, pinag-pray mo, gumaling, pinayuhan mo, nagkaroon ng solusyon ng problema, at out of their gratefulness to God, lumapit kay Lord, at dahil sa pasasalamat din nila sa iyo, naging bahagi ng simbahan, na iglesia, hindi lang yon, naging mainit pa sa paglilingkod sa Panginoon, tumulong pa sa iyo sa gawain ng Panginoon. Ay, hindi lamang yon, inabot din ng mga ilang taon. Only that one day, maybe after 2-3, ang ibang after, ako meron akong alam, after more than 30 years. After more than 30 years, sakalang umalis. What a sad story. How come that after more or less 30 years, sakalang umalis? Mabuti sana kung siya'y umalis dahil lumipat ng lugar at malayo na, o kaya nag-abroad, o kaya talagang yun, lumipat ng bahay na malayo sa kanya. Okay pa yun eh, yung magandang pang... Pero, I mean, why is this happening? It's happening because it has been already prophesied. Jesus himself, a perfect teacher, a great shepherd, may nagudas pa. Pastors, don't think that you are super good. Don't think that you are an expert pastor. Don't think that you are the best pastor in the city. Because whether you like it or not, hindi po maiwasan na mayroong mga hudas sa simbahan. Alam nyo, pasensya na kayo kung ganito ako magsalita. I just want to hit the target right. Sabi po ng aking mentor, what comes around goes around because the world is round. Pero if you are aware of this, sabi ng Bible, you shall know the truth and the truth will set you free. If you know that this will happen, you will guard yourself. Babantayan mo ang iyong sarili. Ikaw na nakikinig ngayon, I don't care if you're a pastor, leader, worker, or member. If the Lord is opening this scripture to you, pray to the Lord. Lord, do not allow me to betray my pastor. Do not allow me to betray my church. Do not allow me to turn away from the faith. This should be the accurate
response ng mga mananampalataya na hindi po magkakaroon ng bahagi sa fulfillment ng prophecy ni Jesus, that at that time, many will turn away from the faith. They will betray one another. Please, open your eyes. Open your mind. Make a commitment. What commitment? Building, establishing a covenant relationship with God, a covenant relationship with your pastor, a covenant relationship with the people of the house, because this is the highest form of relationship. Pag ako po ay nagtuturo, ang Tagalog ko po sa covenant relationship ay walang iwanan, walang laglagan. That is why marriage is called covenant relationship. Kasi pag ang dalawa, lalaki at babae ay kinasal, sa harapan ng pastor, sa harapan ng maraming taong saksi, sila ay nagsusumpaan. At ang sinasabi nila sa isa't isa, for better or for worse, in sickness or in health, till death do us part. Kamatayan lang ang tanging makapaghiwalay sa relasyon po ng mag-asawa. That is why marital relationship is the highest form of relationship among human beings. Why? Kasi ang ibig sabihin mo po, mga kapatid, ng covenant relationship ay walang iwanan, walang laglagan, walang traiduran. If every believer will just understand the important it is, sa mga sandali na kayo'y nasasaktan, sa mga sandali na kayo'y na-offend ng inyong pastor, by which hindi po talaga maiiwasan na kayo'y ma-offend because of our inaccuracies. But if you know these things, you will not allow offense. Hindi mo hayaan yung offense na yan ang siyang magtulak sa'yo para tumalikod sa pananampalataya, lisanin ang iyong iglesia at kamuhian ang inyong pastor na nagtuturo po sa inyo ng katotohanan. Isa pong malungkot na katotohanan at realidad sa buhay pananampalataya ay may dating mga mananampalataya na maaring kasama mo nung maganda ang relasyon nyo, nagkakatawanan kayo, nagbibigayan kayo, nagpapanalanginan kayo sa isa't isa. Only dumating ang sandali na ano, because of offense, lumayas. Maigi lang sana kung lumayas, kundi sa kanyang paglayas, marami pang masasamang sinasabi sa pinanggalingang iglesia at pastor na dati po ay nag-alaga sa kanya. This is the sad reality in the church, at marami pong ganyan ang nangyayari. So being connected with a person or a group is not a guarantee that you will not betray him or them. The example of Judas is a clear example of how a disciple, a leader, a personal mentee of the Lord Jesus Christ, betrayed and become a traitor to his master. It is the nature of a man. Alam mo ninyo, nature na po ng tao, human nature na ng tao na maging bahagi at mag-connect sila sa isang tao, sa grupo na gusto nila. Kaya lang, when his expectation fails, his connection becomes loose and his commitment dies. Ulitin ko ha. It is the nature of a man to be part or connected with a person or group that he likes. But when his expectation fails, his connection becomes loose and his commitment dies. Human nature. That's why we need to grow so that hindi po mangibabaw ang human nature. Every time na sinasabi ko, it's human nature. Hindi sinasabing ina-approve ko ang human nature. We need to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ so that we'll be able to suppress this human nature. Because this human nature will bring us to a very dangerous situation.
This human nature will cause us to what? Abort our destiny. This human nature will cause us not to reach and fulfill the purpose of why God has created us. That is why we need to ask this following question. In relation to covenant relationship, please answer this question. Am I really connected with God? Am I really connected with God? It is very important for us to answer this question, and why we must answer this question right. Because if you are truly connected with God, it is not your will that will matter anymore. If we are connected accurately with God, it is not your will anymore that matter, but His will. This is the first question that we need to ask for ourselves. Am I really connected with God? Because if we are strongly and accurately connected with God, our own will does not matter anymore. It is now the will of God that should prevail. Jesus Christ said, bago pa lang ho, yung gabi, bago po siya ay mamatay sa cross ng Kalbaryo, nanalangin siya. Sa kanyang panalangin sa Garden of Gethsemane, Lord, if there's any other way, please pass this cup away from me. But not my will. Let your will be done. Jesus knew that his mission is to save men from eternal damnation. And the only way for Jesus to save men is for him to die on the cross. Jesus, in his humanity, have sinned. The pain, the agony, the suffering that is going through. In his humanity, Jesus prayed, if there is any other way, please, oh Father, pass this cup away from me. But not my will. Let your will be done. This is the commitment. This is the conviction of a man who are strongly connected with God. His will does not matter anymore. The will of God is the foremost. The will of God is the priority. The will of God must prevail over or must prevail in his life. That is why, if you want to know that you are in covenant relationship with God, with your pastor, and with your church, this is the first question that needs to be answered accurately. Am I really connected with God? Because if you are connected with God, it is not your will that matters anymore. It is the will of God. And if it is not your will that matters anymore, every time you are being encountered, every time you encounter the Word of God offending you because God is dealing something in accuracy in your life, you will never resist. You will not become bitter. You will embrace, even if it hurts, you will embrace. Why? Because your conviction, your commitment says, not my will, but let your will. When this become your commitment, when this become your conviction, kapatid, hindi mo na bibigyan pa ng puwang yung offense, yung sakit, yung pait na dadarama mo. Kasi alam mo na ikaw ay nasa isang crossroad ng buhay mo na kinakailangan mong mapatunayan kung talagang ang kalooban ng Diyos ang siyang nananaig sa buhay mo. Second question. Am I connected to the leader of the group or the church I belong? Am I connected to the leader or the pastor of the group that I belong? This is the second question.
ako ba ay talagang konektado sa aking pastor at sa iglesia na aking kinabibilangan? Kasi kung totoong tayo ay konektado sa ating pastor at sa iglesia na ating kinabibilangan, alam niyo kung ano ang mangyayari? Makinig kayo. It will manifest in your submission. It will manifest in your submission to God. If you are submissive to your God, surely you will submit yourself to your leader or pastor, and you will submit yourself to the corporate destiny of the church. Am I really connected to the leader or to the pastor of our church? If you are really connected, it will manifest in your submission. It will manifest in your loyalty. It will manifest in your faithfulness. It will manifest in your consistency. These are the things na makikita ng Diyos, makikita ng mga tao sa paligid mo, makikita mo sa sarili mo, at makikita mo ng pastor sa buhay mo. Another question. Am I connected to the mandate or destiny of the house? Am I connected to the mandate or destiny of the house? Alam nyo, sa totoo lang, kung ikukumpara po natin ang ating iglesia sa ibang iglesia, kung ikukumpara po natin ang ating vision sa vision ng ibang iglesia, titiyakin ko po sa inyo, maraming churches na mas maganda ang vision sa tingin ng tao, maraming churches na mas maganda ang mission kaysa sa church nyo. Pero ang pinag-uusapan po dito is not about the destiny and the mission of your church against their church. Ang pinag-uusapan dito ay, are you connected with the vision and the purpose and the mandate of your church? Because if you are connected to the mandate or destiny of your church, you will abandon your own agenda and adapt the house corporate destiny. Halimbawa, kung may sarili kang idea on how the church should be run, if you have an idea of the right direction of the church, or galing ka sa ibang church, bigla kang nalipat sa presenting church mo ngayon, at hindi maiwasan na ikumpara mo ang church mo ngayon sa dati mong pinanggalingan, kapatid, titiyakin ko sa inyo, if you are not connected to the destiny of your church ngayon, tiyak, lagi mong ikukumpara. And every time you are comparing your church to the other church or previous church sa pinanggalingan mo, nakita mo mas maganda, mausay, magaling ang pinanggalingan mo, kapatid, mayroon kang frustration na mararanasan. Frustration sapagkat kung hindi ginawa ng leader mo o ng mga member ng church na yon, yung ginagawa ng dati mong church, you will disappoint, you will be disappointed, and you'll become frustrated. Pag hindi mo naintindihan yan, i-verbalize mo na yung frustration mo. You see, maraming church nagkakagulo dahil sa ganyan. You know why? Because there are people in the church na don't want to abandon their own agenda. There are people in the church na they don't want to adapt the house corporate destiny. If you don't abandon your own agenda, if you don't want to adapt the destiny of the church sa kinabibilangan mo ngayon, titiyakin ko sa iyo, you are not connected to the mandate or destiny of your church. And lastly, am I connected to the people of the house? Am I connected to the people of the house? You see, in your church today, I tell you, 100%, hindi mo magugustuhan ang lahat ng mga taong kasama mo na sumasamba sa Diyos sa iglesia na kinabibilangan. Titiyakin ko sa inyo, kung mahina-hina ka, matitisod ka sa ibang mga miyembro ng church. At kung ang katitisuran na yan ang magtutulak sa iyo palabas ng iglesia at maghahanap ka ng isang perpektong iglesia, please, wag ho kayong, kung may makita kayo, wag na wag kayong papasok. You know why? Magiging imperfect po ang church na makikita niyo because of you.
There is no perfect church. There is no perfect church. And therefore, dahil walang perfecto, mayroon kang makikitang mga mali, imperfection. But you see, we are still in the process of becoming perfect. As sabi ng Bible, be perfect, for your Father in heaven is perfect. Mind your own business. Do not allow yung weakness ng kapatid mo ang maging dahilan para matisod ka o tumigil ka sa paglago. Mind your own business. If God is dealing you personally, then respond right. Huwag kang manunuri. Paano naman siya? No. See, God is dealing with us individually. If God is dealing you individually in your weakness, huwag mong pakialaman yung iba. Respond right. Respond accurately. But you see, may mga tao talaga ay hindi mo mapapapigil, hindi mo mapapanatili sa isang church. Parang mga paru-paro. Parang mga bubuyog. Okay? Anong ginagawa ng paru-paro at bubuyog? Palipat-lipat yan ng mga bulaklak. Sumisipsip ng nektar. Pag wala nang masipsip at wala nang pakinabang, lipat na naman sa iba. Hello? Pakisabi sa katabi mo, hindi ako yun. You see, is that about the blessings that you're getting from your church? The question is, what is your contribution so that your church will become strong because of you? Every one of us as part of the body of Christ should contribute strength. Sabi ng Bible, as every part gives its supply. So am I connected to the people of the house? You know that you are connected to the people of the house if you will accept even those who are not acceptable to you. Ano ulit? Malalaman mo na konektado ka talaga doon sa destiny ng iglesia na kinabibilangan mo kung katanggap-tanggap na sa'yo yung mga tao, yung mga kapatiran na dati ay hindi katanggap-tanggap sa'yo. So these four questions needs to be answered accurately, and the moment your answer to this question is right, accurate, then you are ready for a covenant relationship. Number two, what are the insights from Jesus breaking bread with his disciples? Number two, those who are always offended will most likely become a traitor who will betray the group. Those who are always offended will most likely become the traitor who will betray the group. Matthew 26, verse 6 to 16. While Jesus was in Bethany in the home of a man known as Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar for very expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table. When the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? They asked. This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Aware of this, Jesus said to them, why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, but you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. I tell you the truth, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priest and asked, what are you willing to give me if I hand him over to you? So they counted out for him 30 silver coins. From then on, Judas watched for an opportunity to hand him over. Mga kapatid, the scripture is given to us for us to know the truth and to learn from the truth. Alam mo ninyo, sa mundong ito, hindi po maiwasan na may mga taong ayaw sa iyo. At
hindi rin maiwasan, kadalasan itong mga taong ayaw sa iyo ay dating nakasama mo. It's a story in the life of Jesus. It's a story from the group of the Lord Jesus Christ. Judas, who was with Jesus for more or less 3.5 years, was with them. And yet, dumating po sa punto na si Judas ay talagang nagudas. Every time I'm teaching this, at ako po ay nagtuturo, at binibigyan po ng emphasis ang pagiging Judas ni Judas. At kung nadidiscern ko na may mga tao sa harapan ko, possessing the same spirit, I can easily recognize them. Nagmamanifest in the way they look at me, nagmamanifest in their behavior that they almost walk out while I am teaching. Nagmamanifest ito while they're watching. Okay, how they manifest in them? Sa halip na matuto, they are resisting, they're justifying. And even right now, hindi ko alam. Hindi ko alam, baka mayroong nakikinig ngayon na kung saan you are being offended. Kapatid, it's a clear indication that if you are listening, watching, listening this life, you are offended. It is an indication that you are that Judas. Repent. Maybe, ang dahilan kung bakit napakinggan mo ito, very timely, is because God wants to save you. God wants to change you. Naalala ko nung mga nakaraang taon sa church, mayroon pong dumadalo sa amin na every time na ako po ay nagtuturo about finances, kasi po naging practice ko na po that every year, at least I have to speak about finances mga 2 months. So ibig sabihin, mga at least 2 months in a year, mayroon akong emphasis when it comes to the issue of finances. Meaning, tithe and offering. So, mayroon dumadalo sa amin before na talagang ayaw mapakinggan yung tithe and offering. Tisod na tisod po siya. At madalas siyang nawawala pag na-offend. Naalala ko, hindi ko siya nakita na may git almost kalahating taon eh. Ang problema, nung makita ko, almost 6 months, lumutang. Ang problema, yung minsay ko nung lumutang siya is about tithes and offering na naman. So to make the long story short, na-offend, na-teaser na, hindi na nagpakita hanggang mamatay na po yung taong yun. Nawala na. Kasi marami ho sa ating mga mananampalataya, hindi tayo maka-overcome, hindi tayo pumapasak sa mga salita ng Diyos na kung saan ay ayaw nating pakinggan. Makinig kayo sa akin. Do not be choosy in the word that God wants you to hear. It's for your own good. Maging in the natural, kung ang kakainin po ninyo ay pawang masasarap sa panlasa nyo, matatamis sa panlasa nyo, madadali ang buhay nyo. Magiging sakitin po kayo. Ang pagkain po sa natural, most of the time, yung mga masustansya, kung walang lasa, mapait. In the same way, if you want to become spiritually healthy, embrace not only those words na masarap pakinggan, embrace those words that really offends you. You know the reason why Jesus Christ gave the keys of the kingdom to Peter? Matthew chapter 16, beginning verse, I think 13 to 18, nakalagay yan. Sabi ni Jesus Christ sa mga disciple, "Who do the people say that I am?" Ang sagot ng mga disciple, kayo po ay si John, kayo po ay propeta. At tinanong naman ni Jesus si Pedro, "What about you, Peter? Who am I to you?" And Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Sabi ni Lord kay Peter, "Blessed are you, Simon, son of Arjuna. Flesh and blood does not reveal it to you. It is my Father in heaven who reveal it to you. I tell you the truth. Upon this rock I will build my church, that even the gates
shall not overcome it. I give you the keys of the kingdom of the 12 disciples of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ gave to Peter the keys of the kingdom. Ibig sabihin yan, Peter is the first one who understand the operating procedure of the kingdom. You know why? Because Peter does not only receive revelation from God. Peter also know how to handle rebuke. Peter, though sometimes or most of the time, laging nasasaktan sa mga mensahe ng Panginoon, okay lang sa kanya. In fact, at one point in time, actually after he received the revelation about who Jesus Christ is, same chapter or next chapter after that, ang sabi ni Jesus Christ, mamamatay ang anak ng tao. Ang sabi ni Peter, hindi mangyayari yon. Over my dead body. Ano sabi ni Jesus kay Pedro? Satanas, lumayas ka sa harapan ko. Hindi interes ng Diyos ang nasa sayo, kundi interes ng tao. Ano ibig sabihin nito? Jesus or Peter interest is why, the reason why he followed Jesus because he believed that Jesus is the political Messiah. At hindi niya kayang maunawa na tanggapin na ang Messiah na kanyang sinusundan ay mamamatay. So kung ang paniniwala mo is the political deliverer at namatay, nawala yung oportunidad mo, yung pangarap mo, sira yung interest mo. Marami sa atin, we are reacting negatively because ginajudge lang po natin ang sitwasyon base sa kung ano ang nakikita natin sa presente at natural. That's why we need to be prophetic in our insight so that we'll be able to know beyond the natural. We need to become prophetic so that we'll be able to judge things, situation, beyond our natural thinking. So, ganun na nangyari. Satanas, lumayas ka sa harapan ko. Imagine, ano ang magiging pakiramdam ko? Pakiramdam mo, kung hindi kita tawagin sa totoo mong pangalan at tinawag kita sa pangalang Satanas. Hello, wala pa akong ginagawang ganun. But, halimbawa, si Pastor Jojo, si Wilson, si Archie, nabuisit ako. Sinabi ko, Satanas, lumayas ka. You think magiging maganda ito sa pakiramdam nila? Hindi po maganda sa pakiramdam na tawagin kang Satanas, lalo na kung ang paniniwala mo sa sinasabi mo ay mayroon kang magandang motibo at layunin, magandang interest. Kaya nga sabi ni Jesus kay Pedro, hindi interest ng Diyos ang nasa puso mo, hindi interest ng tao eh. At lagi niyong tandaan, kadalasan ang demonyo ay nagtatago sa pinakamagandang interest at intensyon ng tao. But Peter, with his weakness, pagiging impulsive, ang isang napagandang trato, napakagandang traits, karakter sa buhay ni Pedro ay maaring nasasaktan siya pero hindi niya inayaan na yung sakit at offense ang tumalikod, ang maging dahilan para tumalikod siya. In the book of John chapter 6, verse 66, after preaching, I am the bread that comes from heaven. Many disciples, John 6:66, deserted him. Maraming disciples. Hindi sinabing many believers. Hindi sinabing many converts. Ang sinabi ron, many disciples. Maraming disipulo. Pag sinabing disipulo, nagkaroon na kayo ng pagkakataong matuto sa aral ni Kristo. Pag sinabing disipulo, nagkaroon na kayo ng pagkakataong paglingkuran si Kristo. Nabigyan na kayo ng pagkakataon na maging bahagi sa ministry ni Kristo. But that time, after they hear strong message, hindi nila kayang tanggapin. At dahil hindi nila kayang tanggapin, ang sabi ng John 6:66, many disciple no longer followed him. Kaya, kung ikaw ay pastor, ngayon pa lang tatapitin na kita, gaano ka mang kahusay, just like Jesus. Walang garantya na lahat ng sumusunod sa iyo ngayon
forever na susunod sa iyo. But with this teaching, I want you to become wise. Nagawa na po ni Judas ang prophecy patungkol sa kanya. Pastors, do not allow the spirit of Judas to resurrect in one of your leaders. That is the purpose of that story. So that hindi na makapag-resurrect si Judas. That's why, ingat na ingat ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Dati ho, I like everybody to be with me. I like to share everything that God has given me to others. Only to find out that we need to choose those who wants na gusto natin mag- We need to choose people that we want to share what God is doing. Because maski na maganda ang ginagawa ng Lord, maski magpatutuo ka, I realize hindi lahat ng tao na nakakita, nakaririnig na magandang patutuo mo, hindi lahat sila natutuwa. Maraming naiinggit. At yung mga naiinggit, maghahanap yan ng butas. Aalamin, maghahanap ng butas para ano? Para ipawalang bisa yung magandang patotoo ng buhay mo. This is the sad reality of life. But anyway, ang pinakamahalaga, you know that you are in right standing with God. Kasi hanggat nasa tamang posisyon ka, katayuan sa Panginoon, there's no weapon that is formed against you. No tongue that will rise up against you will prosper. So, this is what will happen to those who are always offended. Those who are always offended will most likely become the traitor who will betray the group. See, man's motive and intent in his carnal nature will surely be offended when confronted by truth and righteousness. Human nature, gaano man po kaganda ang interes at motibo mo, when it is being confronted by the truth, makikita po ninyo talaga na maglalaban yung magandang intensyon ng tao sa perpektong kalooban ng Diyos. And sad to say, many believers, even pastors, failed to pass this test. And so, again, there are questions to ask. Mayroon pa rin akong mga tanong na gustong iba to sa inyo. And we need to answer this question right. Kaya lang po, tapos na po ang aking oras. Magkita-kita po ulit tayo sa linggo at sabay-sabay po nating papakin ang sariwang pagkain ng buhay na patuloy pong inilalatag sa atin ng Panginoon. Surely, ang sabi ng Bible, you prepare a banquet for us in the table in the presence of my enemies. Father, we thank you once again for the pastor, leaders, workers, churches who are connected with us, watching daily, O God, this streaming. I do believe, Father God, that the reason why they watch it continually is because they have found the right nourishment for their soul. And I pray that it will manifest in their spiritual health. I pray that it will manifest in the renewing of their mind. I pray that it will manifest in the building up of their stature. This study, O God, about creating kingdom culture, particularly, Panginoon, the people's devotion to the breaking of bread, ay tunay na hindi lang maintindihan, kundi maisagawa at maging bahagi po ng aming buhay at prinsipyo. Nang sa ganon, walang gawa ng kaaway ang pwedeng sumabotahe. Hindi lang sa relasyon namin sa iyo, hindi lang sa paglilingkod namin sa iyo, kundi walang demonyo ang sumabotahe, Panginoon, sa relasyon po namin sa aming mga kapwa mananampalataya. Bless, build each and every one of us in the name of Jesus Christ. Amen. God bless us all. Enjoy the Word of God. Were you blessed with the message today? If so, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button below for more updates. Thank you for watching and see you next streaming.
We'll be right back.